siya ay si Nelson Rafael na taga San Vicente, Santa Ignacia, Tarlac. Siya ay biktima ng isang aksidente at dahil sa nangyaring yun, siya ay hindi makalakad at hindi makapagtrabaho para sa kanyang pamilya. Ito ang kanyang kalagayan, 3 buwan na ang nakakalipas nang una natin siyang puntahan at bisitahin upang bigyan ng tulong 10 ng kanyang pamilya. Dahil sa kanilang kahirapan at pagkahabag ko sa kanyang mga anak na maliliit, ang Taubman Helping Hands ay nangako ng ayuda, bigas at grocery para sa bonbon nilang pangangailangan. Ay po, papunta po tayo ngayon sa bahay ni Nelson para ihatid po natin ang tulong ng Taubman Helping Hands. Papunta tayo. Ito na po yung pangatlong ayudang ipinagkalog sa inyo ng Taubman Helping Hands. Paano? Kapag namabasitan. Oh, yan. Very good. Nakita ko nga nung isang ano naka-wheelchair, naglalakad na po si Nelson, ay lumalabas na rin po si Nelson sa labas, tulong po ng alikon po ito, na ilalakad na rin niya ng konti-konti yung paa niya. Taubman, ito na yung ano, binigay natin na tulong kay Nelson. Ito na yung bigas, ito yung mga anak niya, saka yung nanay ni Nelson, yung asawa ni Nelson, umalis siya nung Manila. Kahapon yata, kagabi. Nagpa-Manila daw siya, nagtrabaho doon. Nakipagsapalaran kahit maraming COVID. Nakipagsapalaran kasi talagang kulang na kulang. Ito, Nelson, yung mga bigay ng Taubman. Ano ginagawa nyo? Awa at ba? May pagkain si salamat kayo. Ito nang sasabihin nyo ngayon sa Taubman. Ito, mga noodles. Taubman. Taubman. Nakalimutan ko man ang nasabihin na gratis palang ibibig ang ano sana. Ito. Gatas ka sa taran na. Sige, kayo. Salamat. Maraming salamat po sa Taubman Helping Hands. Sige, Nelson. Kapag lumaro na. Tanali. Maraming salamat po sa Taubman Helping Hands dahil sa mga bibigyan yung mga masawang anak ko. Hindi ba rin makakayang makayos ka rin lahat. Masawa ko ay nandun na sa Maynila, naghanap ng buhay na doon para nung hirap doon, sabi niya mahirap daw dahil maraming sakit. Sabi ko naman siya huwag lalabas sa bahay. Ikot kayo kung nanapagarot at tayo. Tipid. Kaya nila tipid dito yung ano. Kaya pang buhay daw sa Maynila.
maraming sakit daw na kakalap ko ako. Pero kahit yung orang ko baka di yung makalap ko, quarantine daw orang ko. Dala na, quarantine. Sinasabi niya, kung may mahanap dyan sa tarnak, tas sa tarnak na lang mo daw, sabi niya. Mahirap man. Ano lang, laban lang tayo, Nelson. Fight, fight, fight lang tayo sa buhay. Kaos lang. Isipin mo yung apat mong anak, maliliit pa. Ilang taon pa lang yung panganay mo? 13. 13 years old. Tapos yung maliit, ilang taon pa lang yun? Mabuti yung anak niyang matalinong magtrabaho. Nagsahanap ng upong daw. Yung 13 years old na, ayun, kanina, naghahanap sila ng mushroom. Siya nag-ano kay Papa na yung kwan. Panganay na anak, siyang nag-ano kay Papa na nag-istimar, ano yun? Nag-aalaga. Nag-aalaga. Pag tumae, yan, siya. Hindi ka na nagtataya, Paul? Hindi na. Oh, very good. Unti-unti lang, ano lang, tsaga-tsaga lang tayo, Nelson. Saan ba't makakalakad ka rin? Sa pagbabalik ng Taubman Helping Hands sa bahay nila Nelson, sa pangatlong pagkakataon, kami ay nagulat sa kanyang kalagayan. Ang dating Nelson na nakaratay sa isang higaan, hindi makalakad, ngayon ay nagkaroon ng pag-asa. Siya ngayon ay unti-unti nang nakakalakad sa tulong ng isang walker. Ang dating Nelson na payat, ngayon ay nagkakaroon na ng laman ang kanyang katawan at bumubuti na rin ang kanyang kalagayan.